Hi guys! Welcome to my channel again. Sa araw na ito, magluluto naman tayo ng isa na namang pasta recipe. Madali lang. So ito na, magpakulo na tayo ng tubig. Ayan. At habang pinakukulo natin yan, ihahanda naman natin itong ating mga panglahok. So yan po ang lista ng ating mga panglahok. At ito yung aking mushroom sauce. Meron po akong video kung paano ko yung ginawa at ilalagay ko po ang link sa taas at sa baba. Ayan, very creamy po siya at all-purpose siya. Pwede sa pasta, pwede sa broccoli, pwede sa cauliflower. Ay, ang sarap po ng mushroom na yan sa broccoli. I-blanch mo lang yung broccoli mo and then magsuti ka ng garlic, onions, and then ilagay mo po yan. Okay na okay. So, ito na, kumukulo na ang tubig natin bago pa ako makakwento ng marami. Lagi akong gusto ko, laging marami akong tips, kaya lang siyempre may oras po tayo dito, kaya yan. And then, kung naka-live po tayo, mas marami tayong maiibigay na tips, pero maybe in the future. So, yan, kailangan lang natin ilagay sa, ilubog natin sa tubig na kumukulo yung ating pasta bago tayo mag-umpisa magluto ng ating sauce. Ayan, siguraduhin na nakalubog siya sa ating water, yung ating pasta, para hindi magdikit-dikit. And palagi po nating hahaluin. Yan. So, ito na pong kawali. Mainit na. Meron, nilagyan ko na siya ng isang kutsara na olive oil. Lagay na natin yung aking bacon. Yung bacon ko po ay hindi fatty. So, hindi na natin kailangan gawin yung crunchy. Hindi po siya magka-crunchy kasi puro laman po yan. At ganyan po ang Japanese bacon. Pero, wala po tayong magawa. Yan po ang binibili ng ating mga boss. So, isuti lang na. Pag mabango na siya, amoy mo na yung bacon, lagay na yung sibuyas. Ayan. So, isutay natin hanggang yung ating sibuyas ay maging tender. Naglulokso ng aking sibuyas. Sayang naman. Kasi parang mas malaki yung panghalo ko kaysa doon sa aking kawali. So, bali 2 servings lang po yung aking pasta. Ayan. Kaya, and then makita nyo nagmamadali talaga si Lula. Kasi tanghalian po to. And then, pag malambot na po yung ating, medyo tender na po yung ating onions, hindi po kailangan palambot, ilagay na po natin yung isang kutsara na butter. Pag na-melt na po yung ating butter, at medyo nag-brown na ng kaunti yung ating kawali, kasi kailangan medyo brown na yung kawali natin, kasi pag medyo nag-brown na po yan, lalabas po yung aroma ng onions, ng bacon, and yung butter, so masarap na po yung amoy niya. Mas masarap. Ayan, brown na po siya. Ilalagay na natin yung ating mushroom. So, sa 2 servings na pasta, bali mga 3 malaking kutsara po ang ating ilalagay na sauce. Ayan, scoop tayo ng 3 big scoop. Ayan. And then, hahaluin natin siya. And then, yan po ay ating papakuluin. Actually, napakalamig po nung aking, inilabas ko lang yung aking sauce nung gagamitin ko na. Nung inihanda na natin yung mga ingredients natin. Hindi ko po siya dinidefrost o ano pa man. Ayan. And then, by the way guys, yung sauce, kapag po sobrang dami ng ginawa ninyo, kagaya ng ginagawa ko, yung isang jar, ilalagay ko po doon sa refrigerator at yung iba ay nasa ziplock at nasa freezer. Ayan po. Nag-i-stay po siya sa freezer. Pwede mong i-keep ng mga 3 months. Wala pong problema. Just to make sure na lahat ng yung gagamitin ng cream, mushroom, all fresh. Huwag kang gagamit nung malapit na mag-expire. Ganun. Kasi siyempre, kahit luto na, ma-expire pa rin yan sa ano. Diba? So, yan. Kumuha ako ng tubig nung ating pinaglulutuan ng pasta para dagdagan ko siya. Nilagay ko doon sa ating sauce para hindi siya masyadong sobrang-sobrang lapot. Ayan. And then, atin pong halu-haluin at pakukuluin natin yan. Pag kulong-kulo na po yan, eksaktong kukulo yan, luto na po yung ating pasta. And again, sasabihin ko, ayoko po yung pasta ko niluluto ko ng advance tapos akin pong uhugasan at akin pong ilalagay sa tabi. Nagkakapit-kapit, ayoko nung ganun. So yan, nilagay ko na po yung aking cheese. Cheddar cheese po yan. And then makikita ninyo na inislice ko po siya ng kasi ang lambot po niya. So, atin pong paikot-ikotin dyan para matunaw. Kasi, kaya ngayon ko nilagay ko na yung cheese bago ko ilagay ang pasta. Kasi gusto ko maging mas creamy as mas cheesy talaga. And then, kapag isiserve mo na yung pasta, dagdagan mo pa ng kaunting shredded na cheddar sa ibabaw. Ayan, para mas lalong mas masarap. So, ito na yung stage na pwede mo nang tikman. Titikman mo kung kulang ng asin or paminta
or mga dry herbs. Kasi yung sauce ko po kompleto na, kompleto ricados na po siya. Ready to ano na talaga, just itatoppings mo lang o paiinitin. So kaya wala na akong idinagdag na anumang ingredients. So iyan na po yung pasta natin, ilalagay na natin. Ay nako guys, I hope na i-try niyo to and or maybe ginagawa niyo rin to kasi I know everybody know how to cook pasta. And I know everybody know how to cook. So isini-share ko lang yung way ko ng pagluluto and baka may matutunan kayo. So para naman kung meron din kayo. So ako rin marami din ako natututunan sa iba. Ayan, imimix lang natin siya and then isi-serve na natin. Lalagyan, ang gusto ko dyan maraming cilantro or parsley. Kasi ako laging parsley kasi hindi po Italiano ang aking pinagtatrabahuhan. Inchik po, kaya parsley po. Parsley, chives, ayan ang aking mga panggarnes kasi nasa teritoryo po tayo ng mga Inchik. Hindi po tayo, wala po tayo sa Italia, wala pa tayo sa Italy, kaya wala po, hindi po tayo mga, hindi po gumagamit tayo ng cilantro. Pero bumibili din po ako ng cilantro minsan. Pero mas talagang mas maka-parsley ako. Ayan. So ito na guys, ready to serve. Ready to serve na po. Dalawang serving po yan. Pero kung, kasi kahit pamalakas ako kumain, pag creamy mushroom pasta, ano yan eh, dalawang serving po. Hindi mo kayang ubusin kung isa ka lang. So, yan. Thank you guys for watching at isi-serve na natin. Ilagay natin sa plato. Paikutin ng kauntit para medyo ano. Ang laki kasi ng aking tong. Ayan, wala namang nabago kahit pinaikot ko ng pinaikot. So, that's the one servings. Ayan, lagyan natin ng kaunting bacon, mushroom. Ayan, ako pag nagsiserve po talagang hinahati ko ng hating kapatid talaga. Ayan, and then some cheese on the top. And more parsley para medyo may green, para hindi masyadong boring pag walang kulay. Ayan, pag may gulay, may kulay. Ayan. So, diba guys, napakadali. So, ang pasta, napakadaling lutuin. Pero mas madali kung meron kang ready na sauce, di ba? Sa refrigerator po, meron po akong tomato sauce. Meron po akong mushroom sauce. At meron din po akong olive oil na sauce, yung garlic. Hindi ko pa po nai-share sa inyo. Naku guys, napakasarap. But anyway, thank you guys for watching and wait for my garlic pasta. Napakasarap, napakasimple, walang karne. See you soon guys. Kita-kita-kits ulit. And thank you again. Give me thumbs up and please subscribe.